Hello guys, magpapagroom po kami. Si Layla tsaka si Bear nandyan. Si Layla nandun sa dulo na naman. Ano, medyo, actually, ang lakas nga ng ulan ni eh, pero nagpatila lang kami. Pero dapat, 10 o'clock yung schedule namin. Pero nag-message naman ako na ang lakas nga kasi ng ulan. Ayaw naman namin lumabas ng sobrang lakas ng ulan. Magpapagroom sila dun sa mall na nakita ko. Tapos, wala, may ano pala. Wait lang, may radyo pala. Ayan na sila. Na-amaze sila sa ulan. Jesus. Layla! Ayan ang aking drivers. Drivers. Layla! What's that? Layla, beer, beer! Be good kayo doon, ha? Ayun, yung pupuntahan namin, hindi na kailangan silang isedate. Mahal pa yung naan saglit. Thank you po. Ayun, hindi na sila kailangan isedate kasi diba dun sa Abu Dhabi, sa vet, kailangan silang isedate kasi nga, ma-stress nga, tapos, basta maraming reasons na, kasi nga, pag malikot, mamaya may aksidente, alam mo yung mga ganun. So, sinisedate nila. Okay naman siya para nga iwas stress, kaya lang pag anesthesia kasi delikado rin kasi talaga yun, 'di ba, yung anesthesia. Hindi maganda sa health din nila. So try namin dito kasi sa Pinas naman ata hindi naman talaga uso yung sinesedate yung mga pusa kapag ginugroom, 'di ba? So yun, tinanong ko talaga doon kung marami na silang nagawan na mga cuts kasi alam kasi dati yung may unang-una kong pusa na nakatry na ako sa mga ganyan. Talagang ano nga eh, muntik na kami hindi nun tanggapin kasi nga alam nila kung gaano ka hirap magpaligo ng pusa. Hindi siya katulad nung aso na nagstay lang, ganyan. Pero sa pusa talagang struggle is real. So alam ko kung ano yung itsura nung paano magpag-groom ng pusa. So yun, sinure ko dito na marami silang cases na nagawan na. Tapos, ayun, babantayan naman namin sila mamaya. Tapos, pagkatapos nun, saka na lang kami mag-grocery. Ayun. Bear, bear! O, sit lang. Sit lang like ate. Very good! Ay, sus. Tingnan nyo. Ayan na naman siya, o. Yung parang hinihingal na aso. Ganyan yan pag nainitan or stress. Kasi nasa biyahe na naman siya. Ay sus, parang awesome man. Sige. Bear, bear. Ayan na sila. Bear, bear. May bagamal dito to eh. Mabait yan. Bear, bear. Hello. Hello. Mahal, inaano ka ng tingin? Kaya nga maalis ako eh. Ikaw ang tinitignan niya. Pag ano, kumapalag siya, pinigit ako na. Dumiyo sa iyo pa ako. 500. Oo. Mayroon mo dumiyo sa iyo. Ngayon mo sabi ito, napalag eh. Saan pa rin? Papalagi ah. Takot sa tubig. Ay sus. Hehehehe.
siguro. Picturean siya. Hindi ako magpapakita para mag-stay. Ang pogi ng baby namin ah! Ang pogi-pogi ah! Very good bear bear namin oh! Pogi-pogi na! Ay pogi oh! Ay sus! Ay sus! Parang maliit na lion! Pogi-pogi ng aming lablab oh! Ay, ang baby pogi. Ay, sas, ang pogi naman yan. O, si Layla na yung next. Ano, Layla? Layla. Layla! Ay, my love, so pogi! You are so pogi. Lablab mo na, daddy. Lablab. Ay, sus, oh, sus naman. Ay! Sige, paano yung kuko niyan eh? Oo. Yan na si Bear Bear. Punta muna kami yung Pure Gold kasi medyo matagal din. Para pag balik namin, may push cart na din kami. Mag-grocery lang kami para kay la mama. Pero ayan na. Pogi-pogi. The Bear Bear namin. Tingin nga, my love, be! Patingin nga, be! Ulit! Hi! Hi! Malam! Hi! 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 Ayan, si Layla na. Sana hindi pumadal. Maya-maya alis kami. Very good pala. Iniwan muna namin si Bear. Diyan nila nilagay. Ay sus! Ay sus! Ay sus ang anak ko. Ay sus naman nag-explore. Ayan si Kuya, bait ni Kuya. Punta kami na Pure Gold, sa baba lang yun. Ayan mahalo, may mga maraming ano dyan. Kung ano-ano, kung bahay, pambahay-bahay, ganyan. Dito, sa HMR. Ayan. Ano mahanap mo, sir? Upang Manubela. Ah, okay. Baka meron dyan. Pumasok kami dito sa HMR. Ang ganda dito pala. Ayun o, yung mga pang-camping, mahal. Folding camping bed. To. 1,900. Ang dami rin mga gamit-gamit dito. Like tables. Ganda. Pang-gamers. Kano to? 5,000. Ay, mahal din mo yun. Yung blue. Kasi naghahanap kami ng trolley pang bigas pag nagde-deliver sa neighborhood. Uy, pwede pang bigas nga. Ganda. 3,000 na. 3,500. Uy, ganda.
May mga pang babies din sila dito. Ganda. Uy, may pet feeder sila. 1,900. Ang ganda ng sandal. 200 pesos lang. Pang ano? Pang tag-ulan. Nagutom na kami. Ayan, pantawid gutom. Wala kang tissue. Tsaka nagulaman kami. Kasi ano oras na, oh, 1:30, hindi pa kami nagnananghalian. Tapos, mamaya punta kami ng Pure Gold. Sarap na sarap yung isa dyan. Pangalawa niya to. Sarap, in fairness, show my house. Tapos na kami mag-grocery. Puntahan na namin yung mga anak nito. Gutom na, guys. Alam niyo ba, tagal ni Layla, kaka-text lang sa akin na tapos na silang dalawa. Nag-aalala tuloy kami kay, hindi kay Layla, kay Kuya, kung okay lang ba siya nun. Yung asawa mong member ng Homebodies, oh. Oh, nagtatawag pa, oh. Oh. Binili siya yung, ano ba daw dyan, ha? Yung sa manibela. Uh-huh. Ayan. Sira na kasi. Oh, okay. Ito kaliwa. Universal lang siya. Oo, maganda naman kasi sira na yung sa manibela. Tapos kung anik-anik yun nandun yung lalagyan na ng susi, ganyan. Tapos ako may isa akong binili. Yung lalagyan na ng mga pangligo namin saan. Nagkakalat kasi dun eh. So ayan, papunta na kami kay Layla and Bear. Ayan na kami. Nito, tignan natin kung nandito pa si Bear. Bear, Layla! Hello! Hi! Hi! Hello! Oh, sus! Ayan na, pababa na kami. Tapos, nakakaloka pa. Nakagat pa ni Layla si Kuya. Yan ang inaalala talaga namin. Kasi di ba may pagkamasungit talaga to si Layla. Ayaw niya inawakan siya, especially lalaki. Kay Christian nga, nagagalit siya eh. Napagbigay pa talaga ako ng panggamot ni Kuya. Hindi, joke lang. Ano yun? Kompleto naman to sa vaccines, di ba? Kasi hindi naman namin ma-fly yan. Tsaka yung vaccination nila hanggang August pa. So, walang problema yung mga rabies-rabies. Walang problema yan sa kanila. Clear yan sila. Hindi yan pwedeng mag-fly, di ba? Nang, kumbaga, hindi sila kompleto ng vaccines or may, ano sila, may mga... Dahil pa na sugot nila. Oo, kasi di ba ang dami na yung buhol. So, dito daw sa may dulo, doon daw ang ano, ang may sugat. Kasi nga, syempre, buhol-buhol na siya. Tapos, siguro inaano ni Layla, inangat-ngat pa niya. Kaya medyo may sugat. Pero okay naman na daw. So, yun, vibe ni Kuya. Thank you, Kuya Jay. Kung gusto, kung nandito lang kayo sa area na to, North Caloocan, dito to sa Fairview Terraces, ilalagay ko na lang sa description box yung Facebook page nila. Hanapin nyo si Kuya Jay. Mahal, no? Kuya Jay, sobrang galing. As in, hindi siya yung namimilit na groomer na pagkalapag mo, anuhin na niya kaagad, ipipet niya muna. Kaya ano yung gaan ng loob sa kanya ni Bear. So yun, pababa na kami. Elevator lang kami. Tapos, bawi na din. Ayan na mga itsura ng aming mga anak. Si Layla, may sugat siya dito sa may puwet. Kasi diba may buhol-buhol siya. So ito pala yung sinasabi ni Kuya Jay sa amin. Ayan, Pero nilagyan na daw yan ng gamot. Diba, mahal? Ayan yung si Bear, oh. Ang pugi-pugi ni Bear. Lion's Cat. Oh, pogi, oh. Pogi yan. At least, di ba, mapreskuhan sila kasi summer. Tsaka, pag may buhol pala talaga, kailangan nyo na talagang ipagupit. Kasi nga, nasusugat sila, especially si Layla. Kasi, inangat-ngat niya yung, di ba, kinukuha niya kasi yung ano. And, di ba, namumuo na yun. So, nasasama sa balat. Kaya, may sugat na. So, ayun, okay naman sila. Inaaway na naman ni Layla si Bear kasi, di ba, nag-iba yung amoy nila. Mabango na naman si Bear. Ayaw niya nang mabango si Bear eh. Kaya inaaway niya. Kaya binabantayan namin. Kain po! Bear! Pogi. Tinan niyo, inaaway na naman siya. Baliw talaga to.